So ano guys, nandito tayo ngayon sa UP Diliman, no, para i-review natin yung kotse na to, guys, no. Review natin yan. Shoutout sa clothing line na Bully Beast. Napakaganda ng shirt, guys, no, pang muscle lalo na pag nagbubuhat kayo sa gym. I-review natin yung ano, guys, no, yung Honda Civic EF. Ayan. Dito yung kotse natin, Corolla. So ayun, no. Tawagin natin si MJ, guys, no. Papakita niya sa atin ano yung meron sa Honda EF. Let's go. Kasama natin si MJ Galvez. So papakita niya sa atin, guys, ano yung meron sa Honda Civic EF niya. Papakita niya sa atin. Bago lahat, gusto ko lang sana i-vlog, take yung opportunity para i-vlog tong shirt namin, yung mga merch namin. Tingnan yan. So ito yung Bully Beast gym tee, Bully Beast gym shorts, and Bully Beast mask. So mabibili nyo to and makikita sa South Cartel 55. Mm-hmm. Sa may Calamba, Laguna. So check nyo lang yung FB page and saka IG account. Sobrang solid nito, guys. Sobrang solid ng quality. Anytime kayo, maka-visit kayo dun. Ano meron sa EF natin, sir? So itong auto na to, nakuha ko siya, actually second hand na siya. So ito yung EF hatch, Honda Civic EF hatch 1991 model. So yun nga, since old school na siya, parang ganito yung itsura niya. Lahat ng features niya medyo old school din. Nagkaroon lang tayo ng onting upgrades and lahat ng mga issues yon, sinubukan natin palitan lahat hanggat kaya. Bro, ano yung feeling kapag nagdadrive ng Honda EF? Kasi nung nakuha ko tong EF na to, para siyang ano, talaga lumang luma na rin. Although maganda pa yung paint niya, yung body paint, pero yung mga parts niya, palitin na rin eh. So nung unang drive nito, parang nakakatakot eh, kasi parang usually naman kapag kuha ka ng second hand na old school, nakakaba talaga every time na i-drive mo, baka may lobas sira. So yun yung unang ginawa ko. Lahat ng palitin na, sinubukan kong palitan agad ng bago. Kung mga swerte makakuha ng brand new OEM, kumukuha. Pero kung hindi talaga, paswertihan na lang talaga kung makakuha ng good condition na surplus. Ganun. So medyo marami-rami kayo na lang napalitan, no? Actually parang marami-rami lang talaga. Kulang na lang talaga dito, pero hinihintay ko na lang din yung schedule ng engine. Papalitan yung engine. Ah, bali nagpalit ka ng ano, makina. Mga siguro either this month mapapalitan na rin. Yun na lang ata yung last na kailangan palitan eh. Pero halos lahat din napalitan ko na rin. Tanong ko lang, ano yung mga usual na problema ng ano, EF? Unang-unang naging problem ko dito yung parts, kasi since old school na siya, so marami ng palitin na parts. Sobrang hirap maghanap ng parts ng EF kasi considered parang rare na siya eh. So pati yung parts niya rare na. So nangyari, ang ginawa ko, kumontak ako ng mga ano na, mga veteran sa EF, EF hatch, ganun. Tapos doon ako sa kanila kumukuha ng mga parts. Pag nakakachamba ng OEM, yun, kinukuha ko na agad kahit medyo pricey talaga yung presyo. Dahil nga, talagang ganun talaga yung presyo. So ano talaga, mga parts talagang nahihirapan ka dito? Oo, pagdating mga upgrades, mahirap talaga kasi unang-una parts pa lang eh, mahirap na eh. Bali, eto sa loob, actually, hindi pa masyadong tapos yung upgrades na ginagawa ko. Eto, itong gauge, pinalitan ko na siya, SX8. Galing talaga siya sa ano, ang ginawa ko talaga dito kasi galing siya sa Honda City First Gen. Oo. Since wala na nga masyadong mahanap na parts ng EF, ang pinakamalapit na pwede mong pagkuna ng parts, mga surplus, is yung first gen ng Honda City. So, kukuha ka doon, onting conversion, onting modification para pumasok. Mm-hmm. So, yun, nilagyan ko rin ng gauges kasi hindi ko sure kung accurate pa yung mga gauges nito dahil old school na nga siya. So, for additional safety purposes lang, dinagdagan ko ng gauges, yung sa water, sa oil, ganun, sa RPM. Since wala akong RPM dati, so naglagay ako ng RPM gauge. Tapos, itong steering wheel niya kasi, manual steering. So mabigat siya dati. So ginawa ko, para medyo makabawas ng bigat, nilagyan ko siya ng ginawa kong quick release yung ano. Kasi medyo feel ko parang ano eh, nakakabawas ng bigat yung steering wheel eh, yung quick release eh. Then itong upuan, upgrade lang, nakachamba dun sa, dati naka EF9 to eh. Nakachamba ng upuan yun, upgrade din. Tapos, may upuan talaga to sa likod. Nanggal lang natin recently kasi nilinis natin yung loob dahil masyado nang maraming nakakalat. Dito sa engine bay naman. Sa engine bay. Ito pala, itong side mirror. Napakahirap din kasi umanap ng sariwang side mirror ng EF. So ito, spoon to. Tapos, nag-DIY lang na konti para pumasok. Sana ang goal ko, halos lahat ng parts sana, kung kakayanin ng budget pa, ganun. Saka availability, sana spoon lahat ng makuha ko. Kasi unang nakuhang spoon, itong ano eh, mags eh. Nakuha ko din sa kaibigan na sinalo lang din. Good condition pa naman kasi, ng 1, 2, 3 Achilles. Oo. Tingin ko lang din yung ano, yung shift knob. Shift knob.
spoon siya. Nakalagay dyan 5 speed. Pero actually, yung stock nito is 4 speed lang. Pero pag napalitan na yung ano, yung engine niya, magiging 5 speed na rin. Kaya, dito sa engine, ang... wala pa naman masyadong napalitan dyan. Kasi, yun nga, hinihintay ko na lang magpalit ng makina. Unang-unang ginawa ko ata dito itong air filter eh. Dati kasi, ano to eh? Mushroom type? Oh, mushroom lang eh. Tapos, minsan, nung unang kuha ko, wala pang mismong air filter eh. Ah, open lang ganito. Eh. Ah, naka, walang ganito? Oo, open lang. Tapos, wala siyang... Naka-two-row siya. Ito rin pala pinalitan ko. Ay, naka-long rod pala siya dati. Ngayon, pinalitan ko ng 2 rows. Tapos, dati, wala rin reservoir din eh. Then, nagpalagay ako ng... auxiliary fan sa condenser para iwas overheat. Tapos palit ng sa aircon naman, nagpalit ako ng mga evaporator, yung mga belt pinalitan lahat ng so baso. Dati wala ang aircon. Meron siyang aircon dati kaso mahina yung buga. Ah, okay. So nagpalit ng evaporator, blower, mga belt ganun. Pero yung condenser okay pa naman. Okay pa siya. Tapos yun, ito pala yung buong auto pala nito, ni-rewire to. Oo. Ni-rewire to ni ano, shoutout kay Sir Neil yun. Mang Neil, kay Mang Neil. Oo, kailangan ko yan. Ni-rewire to kasi ang wiring nito dati, sobrang gulo, parang pansit. Walang mga terminal, puro duktong-duktong lang. Tapos yun. Tapos ito, pinaint namin ng... Ah, ginawa niyong blue. Ng grupo, sa Al's Garage, pinaint lang. Tapos ito, yung mga starter, reduction starter. So bumper bro, anong pinalitan mo? Itong bumper kasi nung nakuha ko siya, wasak talaga to. Oo. Since halos puro ano lang yan, zip tie lang para bumuka, para kumapit. So yun, pina-align kasi dati talagang wasak na yan, naka-ano lang zip tie. Nakabuka na yan, pina-align, then repaint. Tapos ito, nakuha ko yung chin. Bumper chin, charge feed kay Sir Giancarlo. Tapos ito, yung corner lights na yan, dati may basag na rin yan. Nakuha ko rin kay Sir Giancarlo yung corner lights, kaya medyo mukhang bago. Tapos, yun lang naman. Actually, ito lang yung pinakawala akong masyadong nagalaw yung likod eh. Actually, nakuha ko na rin to kasama, pero pina-repair ko lang din. Kasi may mga crack na rin siya dati. Kasi ito na lang ang nahanap ko pa ngayon. Yung bumper sa likod. Kasi ang hinahanap ko sana yung original talaga eh. Kaysa sa fabricated. So, ito. Ah, naka-air suspension. Oh, gumagana pa. Hindi pa siya de-hook. Buti gumagana pa, oo. Oh. Hindi pa siya agad bumaba. Ito, so ito lang yung madumi sa likod kasi dito lahat ng gamit. Oh, syempre, pag car guy talaga ganyan madumi. Oh, kasi 'di ba, since old school na yung sakay natin, kailangan kumpleto tayo ng gamit. So may toolbox tayo, may water, ito distilled. Yung nakakabit nito na upuan talaga, VTI pa siya. Kasi naghahanap pa ako ng bucket seat ulit para sa passenger. Kasi ang mahirap kasi sa EF kasi pag bumili ka ng universal, hindi talaga siya papasok eh. So kailangan mo magkaroon ng conversion eh. Modification para pumasok. Pag dinadrive ko to, actually pag hindi ko naman talaga to everyday, daily dinadrive. Daily. So dinadrive ko lang to pag may pupuntahan, ganun, malapit. Bale, di ba old school na tong yung auto, yung EF. Pero pag dinadrive mo, parang new school siya eh. Kasi konting modification lang na gawin mo, since rare na nga siya, minsan di mo maiwasan, may tumitingin, may nagtatanong, parang saan mo nakuha. Saka maganda pare kasi two-door, di ba? Kasi two-door. Sa ating mga, sa new generation, Pinoys, ang gusto nila, yung mga sports car itsura, no? Setup na pang racing, ganun. Kasi kung titignan mo, parang pwedeng pang racing, kasi ginagamit din talaga siya sa drag. Basta, maintain mo lang na, maintain lang talaga, no? Na malinis. Na wala siyang sira para smooth yung ride mo. Yun, okay naman, makakalayo din naman siya. So dito, unang-una kong balak talagang palitan dito, yung dashboard. Kasi yun nga, may ano na rin siya, may mga crack na rin siya. Kaso kasi, hirap din humanap ng sariwang dashboard eh. Saka may presyo talaga eh. Mm-hmm. So siguro, maghihintay lang ng maka-jackpot. Tapos dito, stock yung ano niya, yung head unit niya. So kung makahanap ng yung may bluetooth na ganun, kasi bala ko din sa soon kapag wala nang kailangan ayusin, maglalagay din sana ng sound system kahit ano lang, yung basic lang para kahit papaano may magamit ganun. Goal ko kasi dito una talaga ano, mabuo talaga muna, tapos siguro depende kung may makitang iba na gustong buuin, may makuha kong bagong project car, may chance, pero sa ngayon wala pa talaga eh. Kasi laki na rin ng hirap eh. So ano bro, kwentuhan mo na mga may about sa ano, gas consumption. Gano'n ba ka tipid ang isang Honda EF na carb type?
Ito kasi sinasculpt type siya. Medyo maano pa talaga siya sa gasolina eh. Oo. Malakas kumpara sa mga una kong dating naging auto. Mas ito yung sa tingin ko, ito yung pinakamalakas, pinakamalakas. Eh. Sa mga una kong naging auto na old school din. Tapos sa gas consumption kasi yun nga nakascub siya eh. So expect mo mas malakas ng onte. Mga siguro mga 7 to 6 to 7. Mga ganun. O 7 to 8 umaabot kilometers. Ng ganun din. Pero pare, maganda tong gauge natin ha. Naayos naman siya nung nakuha ko. Sa sa grupo natin na si Kerr. Oh. Ayos. Kasi alaga din yung mga pinagkukuna natin eh. Ito yung shift na pare, no? Ito. Ito ba yung spoon? Ito, oh, spoon yan. Nakuha ko rin yan kay Kerr. Itong spoon shift knob na yan. Ayan, oh. na may number 5 siya, pero actually 4-speed pa lang siya ngayon. Pero pag napalitan na natin yung makina, talagang may 5 na talaga, oh. Magkano yung, ano, magkano yung budget para makabuo ng isang EF? Muro sa EF, kung di ako nagkakamali, ako, para lang sa akin, kung estimate ko siguro mga nasa 300. 300. Maganda na 'yon, maganda na. Ano 'yon? Base, kuha ka ng base na base car na EF. Yung ano mo doon, yung ayos mo doon, yung setup mo doon, yung wala lang issue. Mga 300. Pero siguro depende sa iyo kung i-upgrade mo 'yon. Baka pwedeng umabot ng kalahati. Malinis, malinis na yung ano. Yung ano yun, sariwa na, sariwa. Sariwa. Kaya mo nang gawing sariwa yung EF mo, basic parts lang, mga OEM ganun, mga 300 siguro. Pero pag balak mong lagyan pa ng makina, balak mo i-race siguro nasa 500, yung iba pa nga ata umabot ng 500. Pero mas mahal ang ano, two-door kaysa sedan na ano, na EF. Itong hatch kasi, based sa mga, sa research nga, sa mga nakita sa mga grupo din, mas mataas yung price niya eh. Oh. Yung kuwari, sa base ka lang mag, ano, stock ah, kuwari all stock na hatch, all stock na sedan. Sa ngayon, mas mataas ang range na itong hatch kasi mas rare eh. Oo, ang 2-door. Bihira lang talaga makita ng 2-door. Ay, ano, sobrang bihira na kasi. Iba meron, kaso hindi pa nila nabubuo, hindi pa umaandar. Anong masasabi mo sa mga gusto mag-acquire ng mga, Honda EF? Sa mga may balak, oo. Magbuo ng EF, ang tip na masabi ko lang, dapat may nakaredy na silang budget agad. Tapos dapat may alam na talaga sila sa auto. Marami na silang connection kasi hirap talaga ng parts eh. So parts lang talaga. Balak mong bumuo, dapat either ikaw may makukunan ka or marami kang budget para kung may makita kang parts, kunin mo na agad kasi mabilis talaga maubos eh. Oo. Tapos yun nga, di talaga advisable bumuo ng project car kung kulang ka lalo sa budget. Lalo na pagstudyante, no? Oo, kulang ka sa budget tapos yun yung pandili mo din. Advisable talaga, na-realize ko yun eh nung huli. Na dapat pala may pang-daily car ka muna. Tsaka pang-binubuo. Para pag gusto mo talagang bumuo, yung binubuo mo, pang ano lang talaga, yung hobby mo lang. Hindi kaya yung, para sa ating mga students, para ang hirap yung project car mo eh, na rin yung daily car mo eh. Kasi may day talaga na darating na may masisira at masisira eh. Tapos hindi mo magagamit. Hindi mo magagamit kasi depende sa sira kung magkano yung gagastusin. Oo. Kaya ayun, medyo mahirap din. Wala, tips para sa ano, mga balak bumuo. Budget lang talaga, no? Tips lang sa ngayon talaga, unang-una budget. Tapos handaan nyo na talaga yung sakit sa ulo. Yung ulo nyo, handaan nyo na kasi sure talaga sasakit at sasakit dyan. Darating yung time na may sasakit talaga eh. Everyday okay. Kasi expect mo may lalabas sa sira eh. Kahit mapalitan mo ng bago, mga lifespan nun, mga years lang din eh. So papalitan mo ulit, papalitan na ano, never ending. So yun guys, no, nakita nyo yung kotse ni Boss MJ, no? Yan Boss MJ. So yun guys, no, nakita nyo kung gaano kaganda yung itsura ng EF niya. So tayo guys, personally, no, ito yung kotse natin, Corolla. Para sa akin kasi mas convenient yung Corolla kasi 4-door siya, no? Mas maraming masasakay. Pero kanya-kanyang trip naman yan, di ba? So si MJ, napili niya yung EF. Sa atin, napili natin yung Corolla. Pero yun guys, no, kapag nagda-drive kasi kayo ng lumang kotse, nandun yung feeling na ano, nandun yung feeling na luma yung kotse mo, tapos yung makaka-appreciate yung mga medyo matatanda talaga, di ba? Pero okay lang yun kasi yung fun na pag-drive na sa mga lumang kotse, yun yung hinahanap naming mga ano, mga magtotropa. So yan, kung makikita nyo, dalawang old school cars, no? So para sa mga gustong bumili guys ng mga ganitong kotse, kayang-kaya nyo kung ano kayo, no? Kung financially stable. Pero kung hindi naman masyado, kayang-kaya pa rin naman guys, no? Paunti-unti guys, no? Pero kayang-kaya nyo. So yun, kita-kita tayo sa mga susunod na video guys, no? And peace out.